Magandang umaga. Ang lahat ay inaanyayahang magsipaghanda para sa pagsisimula ng programa ng Virtual na Pagtatapos 2021. Mga kababayan, ang mga magsisipagtapos mula sa Universidad ng Pilipinas, National College of Public Administration and Governance o Pambansang Dalubhasaan ng Pangangasiwang Pangmadla at Pamamahala ay naririto at kasama natin ngayong araw. Naririto ngayon ang mga opisyal ng kolehiyo. Mahal na Profesor Dan A. Sagil, dekano ng UPNCPAG. Dr. Reginald Ugadan, kalihim ng kolehiyo. Professor Zita Concepcion Calugay, Residential Program Coordinator. Dr. Enrico Basilio, Professor ng UPNCPAG at Pangulo ng UPNCPAG Alumni Association. Mga direktor ng sentro sa kolehiyo, ang buong kaguruan ng UPNCPAG at mga panauhing pandangal. Pasalubungan natin sila ng isang masigabong palakpakan sa pagbibigay ng kanilang buong husay at lakas para sa katuparan ng pangarap ng mga magsisipagtapos. Ngayong taon, bagaman virtual, ay mapalad tayong nabigyan ng pagkakataong kilalanin at pagpugayan ng mga mahuhusay na mag-aaral ng UPNCPAG. Sama-sama nating balikan ang mga nakaraang hamon, haharapin ang kasalukuyan at tatanawin ang kinabukasang pagtatagumpayan. Upang formal na simula ng programa, iniimbitaan ang lahat na ituon ang atensyon sa ating mga screen para sa pambansang awit. Mga kababayan, sama-sama po nating awitin ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Maari nang magsiupo ang lahat. Para sa pambungad na pananalita, pakinggan natin ang mahal na dekano ng UPNCPAG, Professor Dan A. Sagil. Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw ng pagkilala sa mga nagsipagtapos noong taong 2020 at sa mga magsisipagtapos ngayong taong 2021. Isang malugod at mainit na pagbati mula sa kaguruan at mga kawani ng pambansang dalubhasaan na pangangasiwang pamadla at pamamahala ang inihahandog namin sa ating panauhing tagapagsalita, sa mga magulang, kapatid, kaibigan, mga panauhin at higit sa lahat sa ating mga nagsipagtapos at magsisipagtapos.
ipinagdiriwang natin ang mga pagtatugumpay ng ating mga nagsipagtapos at magsisipagtapos bilang di pangkaraniwang batch. Hindi ninyo pinili na tapusin ang inyong pananatili sa NCPAG na nakaharap sa computer screen. Pisikal na pinaglayuman tayo ng pandemya, akin namang inaasahan na patuloy tayong pinaglalapit at pinag-iisa sa puso, isip at kakayahan sa mithiin nating maglingkod sa sambayanan. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagiging masigasig, matalino at masipag. Napakahalaga ng mga katangiang iyan sa inyong buhay. Salamat din sa inyong mga magulang, katuwang, mga kaibigan na tumulong sa inyong pagtatagumpay. Hindi natin malilimutan ang kaguruan, ang staff at mga kawani ng kolehiyo na mag-adjust para tiyakin na matapos ang inyong pag-aaral. Napapanahon ang tema ng inyong araw ng pagkilala, Scholar ng Bayan, magmalasakit, makiisa at maglingkod. Natutugunan man ang mga suliranin dulot ng pandemya, patuloy pa rin ang banta nito sa ating bayan. Maraming negosyo ang nagsara at manggagawa na nawala ng hanap buhay. Magigang edukasyon ay naabala. Ang lipunan at ekonomiya ay nabagabag. Mayroong ding panganib na psikolohikal na nagdulot ng pagkabalisa. At sa panahon ng krisis, alam nating nadaragdagan ang panganib na karahasan, pang-aabuso, pagsasamantala at kapabayaan. Ang mga ito ang hamon sa atin sa panahong ito. Buo ang aking pagtitiwala, kaya natin itong matugunan dahil ang Scholar ng Bayan ay nagmamalasakit, nakikiisa at maglilingkod ng may talino at galing. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mahal na dekano, Professor Dan A. Sagil, sa mainit na pagbungad sa ating mga magsisipagtapos at sa lahat ng kasama natin ngayong araw. Tunay ngang maraming malalaking hamon ang kinakaharap ng ating mga magsisipagtapos at tiwala ang kolehiyo, natutugunan ito ng bawat scholar ng bayan. Ngayon naman, ay dadako na tayo sa pagkilala sa mga magsisipagtapos. Narito si Dr. Reginald Ugadan, kalihim ng kolehiyo, upang ipakilala ang mga magsisipagtapos sa ating dekano, Dean Sagi. Mahal na dekano, buong lugod na iniharap ko sa inyo ang kikilalaning mga nagsipagtapos noong 2020 at ang magsisipagtapos nitong 2021 sa mga programang di graduado, diploma, graduado at doktorado ng pambansang dalubhasaan ng pangangasiwang pangmadla at pamamahala. Salamat, Dr. Ugadan. Inaanyayahan naman natin ang ating dekano na kilalanin ang mga magsisipagtapos. Sa ngalan ng kaguruan ng pambansang dalubhasaan ng pangangasiwang pangmadla at pamamahala, inatanggap ko ang pagkilala kaakibat ang mga karapatan, tungkunin at pananagutan nito sa mga nagsipagtapos ng taong 2020 at sa mga magsisipagtapos ngayong 2021. Congratulations, graduates! Tutungo na tayo sa ganap na pagkilala sa bawat magsisipagtapos at nagsipagtapos. Kinikilala natin ang mga nakatakdang magsisipagtapos at mga nagsipagtapos para sa kursong Bachelor of Public Administration. Susundan ito ng mga nakatakdang magsipagtapos at nagsipagtapos sa kursong Diploma in Public Management, Master of Public Administration, at Doctor of Public Administration. Ang mga nakatakdang magsipagtapos at nagsipagtapos bilang magna cum laude at cum laude ay tatanggap ng sertipiko at medalya para sa kanilang husay sa gawang akademiko. Bibigyang pagpupugay rin ang mga extracurricular
na kahusayan ng bawat magsisipagtapos, gayon din ang dissertation advisors ng mga magsisipagtapos ng Doctor of Public Administration. Ang mga nagsipagtapos ng Bachelier sa Pamamahalang Pambayan, mid-year ng taong 2019. Imaano ay Katarina Alaras. Dizon Jamil Angeline Alarcon, UP Arirang Member. Ferrer Zach Ramon Lopez, Cum Laude. Ang mga nagsipagtapos ng Bachelier sa Pamamahalang Pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Absalon Eliza Rose San Jose, Cum Laude. Philippine Good Governance Summit 2019 Marketing Director. Initiative for Genuine Involvement, Transparency, and Empowerment, Ignite NCPAG Member. UP Economics Towards Consciousness Assistant Vice President. Albaran Ira Marie Joy Ferrer, Ignite NCPAG Member. Junior Philippine Geographical Society, JPGS UPD Member. UP Circle of Administrators, UP Circa Member. Babaran Jessica Feliz De Vega. Kalalo Jofflyn Asuncion. Arlobos Kerjan Narte, Cum Laude. University Student Council 2019-2020 Counselor. Best Undergraduate Thesis Awardee. Cruto Amiel Imperial. Davo Vincent Thomas Gial. Demdam Peter Marie Joshko, UP Alpha Sigma Fraternity Member. Practice of Administrative Leadership and Service, PALS NCPAG Member. Evangelista Keith Custorio, Cum Laude, Ignite NCPAG Member. Fuentes Angelo Dalipe. Garcia Vea Jaisal Menyes. Kepilano Mary Alisa Sarmiento. Honorario Roslyn Tabuyan. Lopez Samantha Adoptente. Manzano Marl Francis Olila. Marine Hans Christian Estavillo, Cum Laude, Ignite NCPAG Vice Chair for Education and Research, Tatak Botante Co-Convener, Philippine Collegian Senior News Writer. Montes Jessica Mungao. Panganiban Micaela Pauline Catapia. Sample Patricia Ray Suba, Cum Laude. Tagle John Joseph Agapito. Yabut Anaya Alipao. Ibanez Ruel Gideon Dakanay. Zuniga Gemari Trinidad, Cum Laude.
ang mga nagsipagtapos ng bachelier sa pamamahalang pambayan, ikalawang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Adesir Kirsten Marie Arguelles, UP Circa Member, PALSE NCPAG Member, ASEAN Youth International Model United Nations, IEMUN in Bangkok, Thailand, Delegate. Alfaro Patricia Dominic Simon, UP Society of Students for Korean Popular Culture, Member, UP Variates Member. Araw Hans Peter Luyun, Ayo Don Jan Marie Alves, Balmatero Lester Daniel, Magna Cum Laude, NCPAG Student Council 2019-2020 Chairperson, Junior Philippine Society for Public Administration, JPSPA National President, NCPAG Umalohokan Associate Editor, Baltazar Francisco Cabahu, Batara Victor Joseph Godarzi, Cabral Jaster Rafael Flores, Cariaso Angelica Quianco, Co. Cedric Jameson Medina, UP Cursor 2018-2019 Internal Vice President and Membership Committee Head, Conti Adrian Manapat, Corpus Daniela Kate Batario, Cum Laude, Dasil Aloysius Romelia Gonzalez, UP Philosophy for Children Society Member, UP Pagdumala Member, Diane Harold Ringer de la Costa, UAAP Season 18 Men's Football Champions, Deborah Mary Madeline Flores, University Student Council, Good Governance Committee Head, UP Phi Delta Alpha Sorority, First Vice Lady Chancellor, UP Junior Finance Association Member, De La Rama Mark Anthony De La Cruz, Etora Job Lalo III, Cum Laude, Erese Alex Jamie Jose, UP Arirang 2019-2020 President, Ubanas Mikael Edrich Santiago, Cum Laude, Fleta Luis Emmanuel Galisto, UP Circa 2019-2020 Vice President for Knowledge Management, UP Kalilayan Member, UP Academic League of Chemical Engineering Students, UP Alchemist Member, Francisco Carl Joshua Caniamo, Hidalgo Jillian Kate Villanueva, UP Circa 2019-2020 Vice President for Admissions and Recruitment, NCPAG Umalohokan 2019 Associate Editor-in-Chief, PALSE NCPAG 2018 Membership Committee Head, Jimeno Abigail Marmol,
Lakdaw Harvey Soriano. Magat Erlina Bianca de la Cruz, UP Lacan Member. Maristela John Emilia Mera, Kaisa UP 2019-2020 Chairperson, UP NCPAG Student Council 2017-2018 Counselor, UP Diliman Freshie Council 2017-2018 Secretary General. Marquez Angelica May Layo. Mathay Daniel Joaquin Robles. Morales Crisalina Hernandez, cum laude, ICLA Yamanashi Gakuin University, Japan, exchange student, Ignite NCPAG Vice Chairperson for Finance. Mucha Frank Anthony Paderon. Nacionales Angelo Rafael Bascum. Ordaz Cyril Joy Alon. Papiling Robert Emmanuel Cruz, Ignite NCPAG Chairperson. Perez Maria Elizabeth Yaoyao. Ragindin Edric Mones, NCPAG Student Council 2019-2020, Seniors Batch Representative, UP Samahan Tungo sa Progresibong Administrasyon, UP STPAM Member, Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in NCPAG Member, Ronsairo Francesca Felix. Luis Jonathan Jet Cachalian, Christian Brotherhood International, CBI, Vice District Director. Sarmiento Ruth Cruzin, cum laude. Soto Patrick Carbonell. Suyat Gerald Joshua Madrid. Kata Tessa Rain Butardo, cum laude, NCPAG Student Council 2018-2019, Counselor for Community Engagement and Advocacies. Verdote Noel Christine Gonzalez, cum laude. Zarate Maria Catherine Ang, UP Circa 2019-2020, President. Ang mga nagsipagtapos ng diploma sa pangangasiwang pampubliko, unang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Albiento Dorothy May Guerrero. El Rosario Aliza May Ilag. Falcutila Errol Menorca. Palabrica Jinky Rose Juan. Raimundo Juan Carlo Bartolome. Ruiz Juby Bernadette Rayoso, Asia Pacific Futures Network Virtual Conference 2020 Paper Presenter, Future of Work in the Public Organization 2020 Organizer, Philippine Public Policy Network Inaugural Conference 2019 Paper Presenter, Santos Danpol Herminigildo, Saturno Mary Grace Macabeo,
Solsoloy Myrtle Grace Decena. Tuazon Shermin Claire Marcelino. Ang mga nagsipagtapos ng diploma sa pangangasiwang pampubliko, ikalawang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Amoren Ishna Angela San Diego, Eastern Regional Organization for Public Administration 2019 presenter. Kalipay Jonaline Sabado. Chereguine Mayan Gabion. De La Cruz Alexandria Minhet. Gapusan Cassie Rachel Ivana Semana. Garcia Maria Monica Hazel Barakiel. Prades Joyce Ann Medrano. Salonga Maria Regina Manansala. Samson Reynaldo Orsine, Philippine Futures Thinking Society member. Sarte Ana Bianca Petalia, 2019 TAS-PAA Annual Conference paper presenter. Verdolaga Dulce Amor Baraka. Vidamo Patricia Amigo. Zules Doreen Reyes. Ang nagtapos ng masterado sa pamamahalang pambayan, mid-year ng taong 2019. Consignado Jillian Dorado. Ang mga nagsipagtapos ng masterado sa pamamahalang pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Alejandre Pauline Ferrer. Artajos Ada Joan Fe Espiritu. Cacho Randy Oddohan. Galinera Ian Roby Tan. William Juan Ariola, Star Paper 1, Reinventing the Reserve Officers Training Corps, ROTC Program. Advisor, Associate Professor Noriel Christopher C. Tiglam. Star Paper 2, Unifying Cultures, Bridging Conflict, the Leadership of Major General Natalio C. Ecarna III. Force Commander and Head of Missions, United Nations Disengagement Observer Force, Golan Heights, Syria. Advisor, Professor Edna Estefania Eco. Ladip Jennifer Cajapero. Lumanta John Luwen Labisi. Majus Lilian Horka. Rosa Sara Armada. Nazal Maika Angela Magalona. Patagnan Therese Grace Bernardes. Peran
Will Orellana. Peregrino Alcariza Ramos. Policarpio Stella Cordova. Rubianes Helene Canlas. Ang mga nagsipagtapos ng masterado sa pamamahalang pambayan, ikalawang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Bautista Maria Victoria Zipagan. Camilon Jennifer Centeno. Caparon Claudine Marie Lamena. Philippine Public Policy Network Inaugural Conference 2019 Paper Presenter. 2019 PSPA International Conference Paper Presenter. Capito Gia Bettina Grace Lee. Dabi Nadine Claribel Soriano. De La Cruz Ferdinand Libunaw. De La Cruz Jonathan Cesar Sibi. Dizon Maricel Reyes. Ignacio Christopher John Marcelino Datu. Mariposque Mizel Yu. Mekate Gillian Magbanwa, University Researcher 1, UP Office of International Linkages. Nival Mark Diana. Panaga Ian Jomari Kasuay. Perico Lawrence Salibio. Rodriguez Justin Zamora, Philippine Society for Public Administration Member. Rosario Mamer Soriano. Saludo Dovi Makuha. Samson Mitzi Jensis. Sarmiento Jesse Boy Soriano. Urminita Hazel Jacinto. Valdejueza Karen Marie Ondin. Valdoria Sara Grace Bantasan. Ang nagtapos ng doktorado sa pamamahalang pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2019-2020. Marcoleta Rodante Dizon, 2017 NCPAG Guest Lecture Series Discussant, 13th Doctoral Students Conference of the Association of Pacific Rim Universities at the Universitas Indonesia, NCPAG Representative. Dynamics, Challenges, and Opportunities of the Construction Industry in the Asia-Pacific Region, 2015, Presenter. Dissertation Title: Decentralization, Disaster Response, and Administrative Conjunction. The Case of Selected Municipalities in Albay and Sorsogon,
Advisor, Dr. Alex B. Brillantes Jr. Ang mga nagsipagtapos ng doktorado sa pamamahalang pambayan, ikalawang semestre ng akademikong taon 2019-2020. PODA ay sa ACP, PSPA 2019 Outstanding Paper Awardee. Dissertation title, Decentralization as an Instrument for Sustainable Peace and Inclusive Development in Liberia. Advisor, Dr. Alex B. Brillantes. Sampako, Nawal Nasrin Busran. Dissertation title, Pathways to Improve Governance and Institution Building in Select Conflict-Affected Municipalities in Western Mindanao, LCDD as an Approach. Advisor, Dr. Maria Faina L. Diola. Apia Ederson de la Strino. Member of the CHED Technical Panel on Public Administration. Professor and Dean of the College of Continuing, Advanced and Professional Studies, University of Makati. Vice President, Philippine Society for Public Administration. Dissertation title, Measuring and Explaining Capacity in Graduate Public Administration Programs in the Philippines Towards a Program Guidelines Framework. Advisor, Dr. Alex B. Brillantes Jr. Ang mga magsisipagtapos ng bachelier sa pamamahalang pambayan mid-year ng taong 2020. Calabia Tadeos Martin, Upsilon Sigma Phi member, NCPAC Basketball Team 2019-2020 captain, AQUE 2018-2019 program head. Caldo Dan Joseph Amboy. Clemente Ledger Rallion, UP STPA member. Comprenjo John Carlos Villarin. Cuneta Lazel Feliciano. Hilario Christian Winnerin Jose. Malig Robert Alexander De Los Santos Jr. Ang mga magsisipagtapos ng bachelier sa pamamahalang pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Bonoan Diego Antonio. Buenaventura Niña Lucia Lumba, UP STPA 2019-2020 Kalihim Tagapagpaganap, UP DLS 2018-2021 Member, PALS NCPAG Member, Gat Patan Micaela Elise Trivileño, UP Women's Basketball Team Member, PALS NCPAG Member, Chelomina John Paul Galzote, UP Tangway VP for External Affairs. Gutierrez Jules Ian Labandilo, UP STPA Member. Lirio Micaela Jelena Aguila, Cum Laude, PALS NCPAG Member, UP Psychological Understanding for Growth and Distinction Society, UP Pugad Psych Member, UP Economic Society Member. Montejo Heinrich Del Rosario. Naag Aljun Bravo, Philippine Society of Youth Science Clubs Incorporated Member. Pingol Eduardo Velasco Jr., Best Undergraduate Research Paper Awardee, UP Circle of Entrepreneurs 2020-2021 President, DLSU College of Law Scholar.
Ang mga magsisipagtapos ng bachelier sa pamamahalang pambayad, ikalawang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Andrada Luigi Miguel Evangelio, cum laude, 28th NCPAG Student Council Acting Chairperson and Vice Chairperson, PALST NCPAG 2021 Elections Committee Chairperson and Member, University Freshie Council 2017-2018 Vice Chairperson. Avancenia Colleen Grace Castro. Baculo Amaya Janelle Cruza, Ignite NCPAG 2020-2021 Chairperson, Ignite NCPAG 2019-2020 Vice Chairperson for Internal Affairs and Membership. Barnes Eva Maria Lourdes, UP Women's Football Team Member, UP Circa Vice President for Internal Affairs, NCPAG Student Council Juniors Batch Representative. Belio Samantha Bianca Francia, cum laude, PALS NCPAG Member. Bernardo Rochelle Calariz Santos, Ritsumeikan Asia Pacific University Japan Exchange Student, UP Lacan Member, Ignite NCPAG Member. Bolina Loren May. Bote Joseph Michael Benedict Relucio. Enguera Romeo Mariano II, cum laude, ISEC in UP Diliman Member, PALS NCPAG Member, NCPAG Umalohokan Staffer. Kim Shaima Kaila, cum laude. Lizaran Johanna May Malibiran, UP Women's Basketball Team Member, Ignite NCPAG Member. Welrine Beatriz Villafranca, Université de Montpellier Exchange Student. Martinez Dominic Luis Zeta. Nera Aldrin Dale Peñafuerte, Magna Cum Laude, University Student Council 2020-2021 NCPAG Representative, Stand UP NCPAG Chairperson, UP STPAM Member. Pogyongko Alaysa Nicole Pabalan, UP Varsity Swim Team Season 82 Team Captain, UAAP Season 79-82 Medalist, UP Marine Biological Society Member. Posadas Jamie Rose Evangelista, NCPAG Umalahokan Staffer, UP Circle of Administrators Member. Ranho Yeshua Yashar Sacramento. Santos Johanna Pamela Kabilin, PALS NCPAG 2019-2020 Director for Communications, Tau Omega Mu Member. Saison Alec Daniel Salian, UP Junior Marketing Association Member, UP Industrial Engineering Club Member. Silverio Rodrigo Juan Rafael Antonio, cum laude, NCPAG Umalohokan Associate Editor-in-Chief, PALS NCPAG Member, UP Graphic Member. Vio Vicente Enrico Rafael Perez, UP Varsity Swimming Team Member, Ignite NCPAG Member, UP Circa Member. Ang magtatapos ng Diploma ng Pangangasiwang Pampubliko Mid-year ng taong 2020. Anchinges John Derrick Castro. Ang mga magsisipagtapos ng Diploma ng Pangangasiwang Pampubliko unang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Batuegas Mara Hazel Yambao.
Jacinto Cedric Formilieza. De la Cruz Gemina Bianca Maniquis. Lagos Salvacion Castillo. Martin Denver Tamayo, UP STPA member. Ang mga magsisipagtapos ng diploma at pangangasiwang pampubliko, ikalawang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Cabrera Romina Marie Pre. Durana Miguel Christian Cabula. Gaviona John Michael Estavillo, Curriculum Studies Association of the Philippines member, UP Curriculist Society member. Gonzales Ariel Padilla Jr. Habungan Desiree Balias. Pilares Maria Concepcion Dion. Kitali Alce Carganilla. Rabino Jezreel Flores. Rico Joy Ramos. Rivas Charlie Gragasin Jr., Center for Leadership, Citizenship, and Democracy, CLCD UP ANSIPAG, Research Extension and Professional Staff. Ang mga magsisipagtapos ng masterado sa pamamahalang pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Aguirre Isabel Jean Dugayo. Amande Nelgi Gastardo. Valdivia Luis Emmanuel Gatos. Basa Julius Paulo Cervantes. Bastes May Ann Mijares, Intellectual Property Office of the Philippines, ASEAN Trademark Convergence Network, World Intellectual Property Organization, Certificate in Trademark Law and Examination. Bernardo Quini Cristel Pacheco. Caniban Mark Daryl Alam, 2018 Best Research Paper Awardee, Stakeholders' Attitude Towards Electronic Filing of Pleadings and Other Legal Papers in Trial Courts in Quezon City, Philippine Society for Public Administration member. Castillo Gilbert Machate. Cordell Justin Charles Serrer. Cruz Jenaline Ballestero. Cubillian Billy James Aquino. De Leon Carmelita Rubi Peralta, Star Paper 1, Dr. Melito A. Bakay, A Leader and His Leadership. Advisor, Associate Professor Enrico L. Basilio. Star Paper 2, Analysis of Human Resource Development and Training Needs of TUP Administrative Employees, an Exploratory Study. Advisor, Associate Professor Enrico L. Basilio. Dulfo Picoro.
Esperanza Michelle John Christopher Gomez. Franco Kier Barbo. Gabuni Dayan Cristel Carandang. Gallegos Paul Luis Palma. Ingeniero Patricia Ann Velaspin. Hoya Jude Martin Aneñas. Mananghaya Dominic Joseph Gonzalez. Martin Thea Jessica Tagorda. Miranda Alain Marie Joaquin, PSPA Convention Delegate. Palma Cedric Bobadilla, UP Alpha Sigma Fraternity Member, NCPAG Student Electoral Board 2019 Graduate Student Member. Pita Arnulf Rowan Masangkay, Futures Literacy Laboratory on DRR, UNESCO UNDP Accelerator Lab, UNDRR, U-Inspire Alliance, Facilitator. Rivera Aliana Victoria Miraflores, Philippine Public Policy Network Inaugural Conference 2019, Paper Presenter. Roque Earl Jed Garcia. Salonga Sara Luis de Guzman, 2018 Best Support Service Employee, Human Resource Service Division, Social Security System. Sapla Glyzel Ann Baltazar. Saulo Christopher Miguel Claudio. Segundera Mary Jane Facton. Season Ronald Neil Bugawan. Soleminio Caresa Denise Reyes, 2030 Youth Force in the Philippines Member. Tablando Jumar Gasco. Vargas Alfredo Paulo Dumal III, 2019 10 Outstanding Young Men Honoree for Public Service, Representative of the 5th District of Quezon City. Star Paper 1, Assessing Inclusive Resilience Using a Scorecard, The Case of Tacloban City. Advisor, Associate Professor Christopher B. Berce. Star Paper 2, Serbisyong Bayan, Evaluating the Leadership Legacy of Former Quezon City Mayor Feliciano R. Belmonte Jr. through a Value-Based Framework. Advisor, Associate Professor Maria Faina Lucero Jola. Velasco Jimalor Flores. Villanueva John Emmanuel Borja, 2021 Regional Science Association International World Congress Paper Presenter and Young Researchers Prize Winner, 2021 European Association of Development Research and Training Institute, International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam Conference, Paper Presenter. Ang mga magsisipagtapos ng masterado sa pamamahalang pambayan, ikalawang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Anarna Jinky Yuzo. Antinero Maria Elisa Julio. Arizabal Dean Mark Halog, Black Belt Lean Six Sigma, Alpha Sigma 2021 Member, Access, SSS Union Executive Vice President.
Belias Evangeline de Paz, PSPA International Conference 2019. Blaser Romina Patricia Gueta. Buena Francisca Eralin Cabilio. Cachapero Cleo Angeline Gudoy. Kadapan Peter Eric Molabola. Chavez Cesar Jean Sumalde, City Government of Caloocan Public Servant, Manila Broadcasting Company Member. Chua John Darren Manalo. Quadra Jesslyn Herrera. Dahipon Patrick Jean Bilaos. Escobedo Revsi Acuña. Star Paper 1, Assessing Policy Alternatives to Reduce the Vulnerability of Hazard-Prone Schools in the Cordillera Administrative Region. Advisor, Associate Professor Christopher B. Berce. Star Paper 2, An Analysis and Proposal for the Creation of a Regional Operations Office in the Department of Education. Advisor, Assistant Professor Reginald G. Ugadani. Guillaume Juliano Fernando Ariño, Rappler, Head of Community, Asian Development Bank, Communication and Stakeholder Engagement Coordinator, UNDP Asia Pacific Regional Hub Youth Empowerment Consultant, Mabait Lofer Kapinpin, Manalili Charmaine Marie Ingeniero, Medina Ferdinand Dizon, UP Diliman Gender Office and College of Music Gender and Development Awardee, UP Presidential Leadership Grant Recipient, Mendoza Gerald Ordonia, Miradaro James Francis Taguiang, The Asia Foundation Program Officer, Aral Pilipinas Convener, Palabrica Jinky Rose Juan, Pilarta Luigi de la Cruz, Raposas Arius Loren Caro, The Honor Society of Pi Kappa Pi Member, Pi Gamma Mu International Honor Society in Social Sciences Member, Reselia Richard Libao, 2019 DFA Foreign Service Officer Examinations Passer, DFA Foreign Service Officer Batch 28 Cadet, City Government of Antipolo Scholar, Reyes John Lloyd Gregorio, Sio Karen Sagun, Tihume Janice Nobleza, Uy Maria Teresa Dayao, Vocal Cholim May Tabilin, Ismael Maria Patricia Reyes. Ang magtatapos ng doktorado sa pamamahalang pambayan, unang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Yokomori Rosalina Banzuela, 2017 Europa General Assembly and Conference Working Paper Presenter in Seoul, South Korea. Former Assistant Professor, UP College of Mass Communication. Dissertation title, Regulation of a Common Pool Resource, The Case of the Laguna de Bay. Advisor,
Professor Maria Fe V. Mendoza. Ang mga magsisipagtapos ng doktorado sa pamamahalang pambayan, ikalawang semestre ng akademikong taon 2020-2021. Hong Duki, Consul of Korean Embassy in the Philippines. Dissertation title, Exploratory Factors on Korean Police Officers' Discretion on Use of Force, Implications for Street-Level Bureaucrats. Advisor, Associate Professor Maria Faina L. Jola. Modino Abigail Ablanida, Taylor and Francis Rutledge International Publication Award 2015, Golden Gate University, San Francisco, California, USA, 2017 Research Fellow, International City or County Management Association, UP ANCIPAG Chapter, 2020-2021 Co-President. Dissertation title, A Policy Perspective of ASEAN's Continuing Relevance, Challenges and Implications of a Rule-Based Regime. Advisor, Professor Maria Fe V. Mendoza. Upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, pakinggan natin si katuwang na Profesor Zita Concepcion A. Kalugay, ang tagapag-ugnay ng programang akademiko. Dekano Dan Sagil, sa mga kapwa ko mga guro, sa ating mga nagsipagtapos at magsisipagtapos, at sa kanilang mga mahal na mga magulang, at sa ating mga panauhin, isang maligaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan po na matasang magpakilala sa ating panauhing pandangal sa ating Pangkolehiyong Recognition Program 2021. Ang ating panauhing pandangal ay isang kilala at magaling na manggagamot, dalubhasa sa neurosurgery at neurovascular diseases at tinaguriang Fellow of the Academy of Filipino Neurosurgeons. Nagtapos siya ng kanyang pre-med course na BS Biology at cum laude ng kanyang batch sa Universidad ng Pilipinas, Diliman noong 1983. Nagtuloy siya sa kursong medisina sa Universidad ng Pilipinas, Manila, kung saan ginawaran siya ng Outstanding Graduate in Clinical Clerkship noong 1987. Upang lalong mapahusay sa larangan ng medisina, siya ay nag-aral ng International Master's Degree on Neurovascular Diseases sa pamamagitan ng collaborative program ng Parisud at Mahidol University, Thailand. Ang ating panauhing padangal ay madalas maimbitahan na maging speaker sa iba't ibang komperensya dito man at sa ibang bansa sa larangan ng medisina. Dito sa ating bansa, ilan sa kanyang mga speaking engagements ay ang mga sumusunod: 69th Annual Convention of the International College of Surgeons Philippine Section na may temang Awake Neurosurgery na ginanap sa Seda Vertis North noong October 5, 2018. Third Health for Juan and Juana Forum, Making Universal Healthcare Happen na may temang Mitigating Financial Catastrophe na ginanap sa PICC noong May 29, 2018. UP Faculty and Alumni of Neurosciences with the theme Setting Up a Multidisciplinary Team and Suggested Facilities for the Treatment of Gliomas, Making Holistic Treatment of Gliomas in Your Practice of Reality na ginanap sa Subic, Zambales noong April 6, 2018. At AFN Annual Convention with the theme The Utility of Awake Surgery in Neurosurgery and Immunofluorescence Guided Glioma Surgery noong December 1, 2017. Naimbitahan din siyang maging panauhing tagapagsalita sa ibang bansa tulad ng 18th ASEAN Neurosurgical Society, 20th Annual Vietnam Neurosurgical Conference, 5th Vietnam Neuroscience Nursing Meeting in Hanoi, Vietnam noong November 15 to 17, 2019.
International Conference on Neurovascular Surgery na may tema na Avoidance and Management of Complications in Aneurysm Surgery and Program Carotid Artery Occlusion for Cavernous ICA Grand Aneurysms na ginanap sa Nagoya, Japan noong October 27 to 29, 2017. Siya po ay isang visiting scholar at Grand Rounds guest lecturer ng Department of Neurological Surgery of the Barrow Neurological Institute sa Phoenix, Arizona, USA noong August 29 to 30, 2019. Siya rin ay naging isang visiting scholar at Grand Rounds guest lecturer with the theme Neurological Evolution and Innovations at the Philippine General Hospital ng Department of Neurological Surgery, University of California, San Francisco, USA, noong April 27, 2017. Mahalagang parte ng buhay akademya ang pagiging mananaliksik, kaya't ang ating panauhing pandangal, kasama ang ilang mananaliksik, ay nakapaglathala ng mga ilang artikulo tungkol sa neurology, tulad ng AVM compartments, do they modulate transnidal pressure? An electrical model na inilathala sa ASEAN Journal of Neurosurgery. Isa po ang temporary CSF diversion and surgery for posterior fossa tumors na lumabas naman sa Acta Medica Filipinesia. Isa pa rito, outcome of treatment for anterior venous malformations of the brain, a 5-year retrospective series for the Philippines at intracranial tumors at the Philippine General Hospital, a 10-year retrospective series from the Philippines na parehong lumabas sa Neurology Asia. Ang angking galing sa medisina ng ating panauhing pandangal ay kinilala ng kanyang mga kapwa manggagamot sa ibang bansa, kung kaya't siya ay kasalukuyang exequo member ng World Federation of Neurological Societies ng Asian Congress of Neurosurgery at Asian Australian Society of Neurosurgery. Bago nito, siya ay naihalal na pangulo ng ASEAN Neurosurgery Society noong 2012 hanggang 2013 at pangulo ng ASEAN Neurosurgery Society ng 3 taon magmula 2011 hanggang 2013. Sa loob ng kanyang panunungkulan bilang pinuno ng isang prestihiyosong ospital sa Pilipinas mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, siya ay nagpatupad ng mahalagang programa at reforma. Pinaigting niya ang pananaliksik na tumaas mula 8% to 15% at itinatag niya ang Health Research Agenda. Nangalap siya ng dagdag na pondo mula sa pamahalaan, pribadong sektor at alumni para ma-renovate ang fasilidad at mga kwarto ng ospital. Tumaas ang kita ng ospital sa halagang 500 million kada taon. Itinatag niya ang Multidisciplinary Center for Children with Disabilities na ginawa na ng PhilHealth Accreditation, nag-iisa sa Pilipinas ng Benefit Package for Children with Disabilities. Sa kabila ng budget cut na nagkakahalaga ng 870 million in 2017, matagumpay niyang naisulong ang pagtaas ng charity admissions mula sa 1,000 hanggang sa 2,800 kada taon at naitaas ang ratio ng charity pay to pay admissions kung saan ang 24 charity cases ay may katumbas na 10 pay admissions. Sa kasalukuyan, abala po siya sa pagsisikap na maihanay ang ospital na kanyang pinamumunuan sa global health landscape. Sa kanyang pamumuno, ang ospital ay ang kauna-unahan sa buong bansa na nagtatag ng Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Decontamination Center, katuwang ang U.S. Department of National Defense. Bilang pagkilala sa kanyang mga mahalagang contribution sa larangan ng medisina, siya ay naging recipient ng People's Asia Men Who Matter noong 2018, UP Alumni Association Distinguished Alumni sa larangan ng Public Service and Good Governance noong 2017, UP Varsity Outstanding Alumni Awardee noong 2012, at dalawang beses na kinalala na Outstanding Teacher in Clinical Sciences ng UP Medical Alumni Society in America para sa mga taong 2005 at 2010.
Bukod sa pagiging batikang manggagamot at pinuno ng prestihiyosong ospital sa Pilipinas, ang ating panauhing pandangal ay may iba pang mga angking talino. Siya ay miyembro ng UP College of Medicine Jazz Band at kapitan ng UP Varsity Track and Field Team noong mga panahong nag-aaral pa lamang siya sa Universidad ng Pilipinas. Mga Ginoo at Ginang at Binibini sa ating mga nagsipagtapos at magsisipagtapos, isang karangalan po na ipakilala ko sa inyo ang ating panauhing pandangal at kung maaari pong salubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan. Ang pinuno ng Philippine General Hospital, si Dr. Gerardo Dizon Legazpi. Sa ating dekano, Dan Sagil, sa sekretaryo ng kolehiyo, Dr. Reginald Ugadan, sa mga guro ng NCPAG, sa mga graduates, kanilang kamag-anak at mga kaibigan, isang mainit na pagbati ngayong hapon sa inyong lahat sa araw ng inyong pagtatapos. Ako'y lubos na nagagalak na maging tagapagsalita sa napakahalagang araw nito para sa inyo. Ang kakaibang pamamaraan ng inyong pag-aaral at pagtatapos ay di dapat makabawas sa karangalan at kasiyahan na nakakaibat sa ganitong selebrasyon. Naliligiran man tayo ng kaaway na hindi natin nakikita, nagawa niyo pa rin magtiyaga at magpursigi gamit ang kakaibang mga pamamaraan ng edukasyon. Gayunpaman, taglay niyo ngayon ang kakayahang tanging NCPAG lamang ang makapagbibigay. Ako marahil ay napiling tagapagsalita dahil sa pamumuno ko sa COVID crisis team ng PGH. Maraming salamat para dito. Ngunit kailangan ko kayong paalalahanan na isa lang ako sa napakaraming scholar ng bayan na bumuno at naghirap sa maraming dako ng ating bansa upang tugunan ang mga hamong dala ng pandemya. Ang aking landas tungo sa public administration and governance ay hindi ko sinadya o pinlano. Ako ay isang neurosurgeon na abala sa pag-oopera noon, sa pananaliksik, at sabihin na rin natin sa pagpapalago ng maiipon sa buhay. Kasama sa pinagkakaabalang ito sa simula ng aking profesyon noong 1994 ay ang pagiging guro sa ating kolehiyo ng medisina at ang papapractice ng aking spesyalidad sa Philippine General Hospital. Nagbago ang aking pananaw sa serbisyong pampubliko dahil sa kaganapan noong 2000, sa isang kaganapan noong 2009. Meron akong estudyanteng Aleman na nagsanay sa akin sa PGH ang dalawang buwan na tinanong ko kung ano ang impresyon niya sa mga nakita niya nang siya'y patapos na. Laking gulat ko nang sinagot niya sa akin, "If I can be frank with you, sir, I think life is cheap in PGH." Matuturing na napakapait ang komentong yun na niyang ito. Ngunit ang mas masakit, ito ay totoo ng panahong yun. Dahil kapos ang kakayahan ng PGH, kapag wala kang perang pangtustos sa mga gamit na wala dito, hindi mabibigay ang karampatang lunas sa iyo. Napaisip ako ng malalim. Bigla ako natauhan na kahit anong galing ang maabot ko sa neurosurgery o sa aking pagkadoktor, hindi masusolusyonan ang ganitong problema. Ako'y nagpunta sa noong director ng PGH na si Dr. Jose Gonzalez upang umangal at tanungin kung bakit nangyayari ang ganito sa aming ospital. Pagkatapos ng mahaba at masalimuot na usapan sa di ko inaasahang pangyayari, lumabas ako sa kanyang opisina na naitalagang bagong chairman ng Pay Patient Services. Inamon niya ako na kung gusto kong madagdagan ang pondo ng PGH, patakbuhin ko ng mabuti ang pribadong ospital nito. Pakitain ng mas malaki upang maibalik ang perang kinita nito sa mga pasyente sa charity ward. Sa pamamagitan ng total din naman daw, ako rin ang mga pinakamaraming inooperahan noon ang biro pa niya sa akin. Malaki at marami ang kinakailangang ayusin sa pay ward sa PGH. Sa pamamagitan ng pagkalap ng pondo sa mga alumni sa Amerika at napaayos ang sirasirang kwarto nito. Kumuha rin ng
ang PGH sa mga consultants sa PricewaterhouseCoopers upang pag-aralan at isaayos ang mga prosesong hindi mahusay at mapag-aksaya. Sa tulong na administrasyon, napalaki ang kita ng pay floors at sa kalaunan ay nakapagbigay ng malaking ayuda sa mga pasyenteng walang kaya. Mula doon ay inatasan na rin ako ni Dr. Gonzalez bilang papalit sa kanya noong 2016. At ang mga sumunod na mga pangyayari, ayon nga sa kasabihan, ay kasaysayan na. Binahagi ko ang kwentong ito dahil nakapaloob dito ang tema natin sa araw na ito. Magmalasakit, makiisa at maglingkod. Higit sa ano pa man, nais kong ipakita na ang mga katangiang ito ay likas sa ating komunidad dito sa UP at pati na rin sa PGH. Bilang produkto ng edukasyon ng UP, inaasahang likas din ito sa bawat isa sa inyo. Hindi ito kailangan sadyain. Ang malasakit, pakiisa at serbisyo ay kaakibat na nagsisibi sa bayan na may matayog na pangarap at malawak na adikain para sa kapwa niya tao. Sa kasalukuyang nagaganap na pandemya ay naipamalas lalo ito ng mas malinaw at malawak na perspektibo. Ito ang hamon ngayon sa inyong mga magsisitapos sa larangan ng public administration and governance. Dahil kayo ay UP NCPAG, walang aasahan ang publiko sa inyo kundi ang magsilbi sa pamamagitan ng mahusay na pumuno at mamuno sa pamamagitan ng tapat na pagsisilbi. Ngayon naman ay hayaan niyo akong pag-usapan ng mga katangian ng pamumuno na sasakop din sa tema natin ngayong umaga. Bago ako tumuloy, nais kong lamang pong ipabatid sa inyo na ako'y walang formal na edukasyon o pagsasanay sa pagpapatakbo ng hospital at pamumuno nito. Tanging intensyon makatulong lamang ang nag-udyok at sa kalaunan ay nagsustina sa akin bilang direktor. Kaya't ang aking pamunuan ay nakabatay sa lupon ng mga prinsipyong nakalap ko sa pagpapatakbo ng aking buhay at sa pagpapraktis ng medisina. Maparad lamang ako na maraming sa ating komunidad ang nais tumulong sa ikabubuti ng PGH. Sa aking pagbabalik sa mga pangyayari, sa 5 taong ako'y direktor, kasama na ang pandemya doon, ang pamumuno ko ay maaaring masasabing isang infinite game. Walang katapusang problema at wala rin namang katapusang pag-asa. Maaari tayong magtagumpay sa bawat proyekto, adikain, kaso o pakipagsapalaran, pero ang lahat na ito ay kasama lang sa isang mas malaking larangan ng mga kailangang gawin at sa pangkalahatan. Hindi natatapos ang proseso ng pag-aabante, iba't ibang antas at kanyuhan nitong infinite game na ito. Para sa akin, sa PGH, maaaring ang infinite game ko ay ang mabuting pangkalusugang pangaalaga para sa lahat o paglalayag ng neurosciences na spesyalidad bilang mas mataas na siyensya at ito'y maaaring magtuloy-tuloy kahit na sino man ang mamuno. 3 punto ang ibig kong bahagi sa inyo tungkol sa personal kong pananaw sa pamumuno. Una, ang pamumuno ay hindi tungkol sa akin, sa iyo, o sino mang nasa liderato. Ito'y parte lamang ng isang mas malawak na umiiral na sistema tulad ng ating universidad. Tanungin natin ang ating sarili, bakit ako namumuno? Saan ako tutungo? At para saan ba lahat ito? Ang mga sagot sa katanungan ito ang magbibigay ng malaking pag-uudyok sa iyong mga inaasam na gagawin. Mga adhikain na bumubuhay din sa damdamin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Masasabi ko na para sa akin sa PGH, tinuring ko ang aking posisyon na paraan upang itaguyod ang misyon at bisyon ng aking hospital na 114 na taon na ang tanda. Itusulong ko ito sa susunod na level ng paggagamot sa pamamagitan ng mabuting pamamalakad ng serbisyo, pag-abante ng teknolohiya at mas malawak na pananaliksik. Hindi naman nabago ito sa mga plano ng dating mga direktor. May iba lang marahil sa pamamaraan
ng pagsasagawa ng mga planong ito at sa kaangkupan sa kasalukuyang pangangailangan. Pangalawa, ang pamumuno ay hindi lamang ukol sa sarili mong layunin o plano. Ang mga layunin ito ay dapat mahalaga rin para sa iyong pinagsisilbihan at para na rin sa mga kasama mong naninilbihan. Mas makabuluhan ang mga ito kung kasama mong iba. Ang hamon sa iyo ngayon ay ang matiyak kung sino o kanino ka magmamalasakit, makikiisa at magsisilbi. Nung ako'y nag-uumpisa pa lamang sa aking profesyon, may mga doktor na sa pribadong hospital na humimok sa akin na sumama sa kanila. Ako'y humingi ng dispensa dahil sila'y nakakatanda sa akin at sinabing susubukan ko munang magtatag ng practice sa PGH. Ito ay 1994 at halos walang masyadong kakayahan ng PGH noon para sa mga pribadong pasyente, ngunit nagpasya akong doon kumumpisaan ang aking karera sa neurosurgery. Ito marahil ang nagujok sa kanila na sabihing sasayangin ko lamang daw ang panahon ko at talento sa PGH. Napatunayan kong mali sila. Sa halos 30 taon ko sa PGH, nakita ko ang mga pagbabago naging posible dahil ang mga tao rito ay lakas na magaling at tapat sa tungkulin. Para sa akin, ang estilo ng pamumuno na leading from behind ay tunay na angkop sa UP at sa PGH dahil sa nag-uumapaw na talento at galing dito. Lalo pa ito mapagbubuti kung sisiguraduhin na ang paglago ng kakayahan ay laganap sa lahat ng sangay ng organisasyon, na walang may iwan, maliit man o malaki. Pangatlo, kung ang layuning iyong plano ay mahirap tarukin, nasa tamang landas ka. Ang mga plano at atikaing iyong ipupundar ay dapat tumagal kaysa sa iyo upang lagi kang may inaasam at lagi kang may inaabot. Ang kasaysayan ng PGH at UP ay puno nito. Mga adikain at plano na nangangailangan ng maraming henerasyon ng mga ating mga kabataan para magampanan. Kaya ang aking papel bilang guro at ama ay parte na rin ng aking ginagampanan bilang isang namumuno. Ang PGH ay nasa kalagitnaan ng isang malawakang pagtatayo ng mga infrastruktura na nasasakop sa 25-year master plan nito. Ang pangunahing layunin nito ay mapaigi ang kinalalagyan ng mga pasyente at mga kawaning nagsisilbi rito. Tiyak na hindi matatapos ito sa aking termino, pero nailalatag na ang mga pangailangan upang masakatuparan ito ng mga susunod sa akin. Ang tatlong puntong ito ang madalas na lumalabas kapag binabalikan ko ang aking karanasan sa pamumuno ng PGH. Mahalagang mabatid natin na hindi sapat na atin lang gawin ang ating trabaho. Dapat, iangat natin ang antas nito at magserbisyo sa publiko ng mas mataas ang mga pangarap at layunin. Maari nating magawa ito kung iaalay ang ating buong kakayahan sa mas mataas na hangarin o matarik na paglalaban. Malaki at matayog na adikain na ito ang kikilalanin din ng iba. Yayakapin nila upang sa hinaharap ay sila ang magtutuloy nito. Kayo ay magsisipagtapos sa UP na nahubog sa panahon ng pandemya. Ngunit malaki ang aking tiwala na ang kakayahang iyo ito ay magiging angkop sa anumang mapanghamon na panahon na iyong kalalagyan. Sa ngayon, ang mundong inyong tatahakin ay kakailanganin ng lahat ng inyong kakayahan at talino dahil ang mundong ito ngayon ay nasa panganib pa. Ang paggupo ng pandemya at pagpapaunlad ng ating kalusugan ang pangunahing laban na ating tinatahak ngayon. Ngunit huwag nating hayaan itong matabunan ng iba pang mga pangangailangan ng ating bansa. Naway manguna rin tayo sa walang takot at magiting na maging tagapamahala ng ating soberenidad, ng ating moral values, at ang ating kultura at kalikasan. Sa ating mga taga-UP, ang krisis
ay naging daan para muling ipamalas ang kalagahan ng makipagkapwa-tao para masagawa ang pagkakaisa at para magsilbi. Mas mga katangian na lubos nating taglay at muli lang napaigting ng pagtugon natin sa hamon ng pandemya. At pag dumating ang araw na wala ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin nating ibabandera ang mga katangian ito dahil ito tayo at ito ang ating tatak. Sa ngayon, ang aking panalangin para sa inyo, mga mahal kong magsisipagtapos sa NCPAG, ay naway biyayaan kayo ng mga adhikaing panghabang buhay ninyong paniniwalaan, adhikaing na maglalabas ng inyong likas na kagalingan at mga kasama na maniniwalang sa pagtataguyod nito. Dahil sa mga pagsubok niyong haharapin, tanging ang di natitinag lamang na mandirigma ang sasagot sa di tumitigil na hamon ng buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay. Naway pagpalain tayong lahat ng Diyos at panatiling niya tayong malusog at ligtas. Maraming salamat po. Ngayon naman, tunghayan natin ang mga valedictorian para sa tugon mula sa mga magsisipagtapos. Mula sa graduating class of 2020, di graduado, Lester Daniel Balmatero, magna cum laude. Mula sa graduating class of 2021, di graduado, Aldrin Dale Peñafuerte Nera, magna cum laude. Graduado, Karen Sagun Cho. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Alam ko karamihan sa atin ay, o kung di man lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng isang face-to-face na recognition rights. Ngunit hindi man ho ganito yung inaasam natin na uri ng pagtatapos ngayong taon dahil na rin sa patuloy na banta ng pandemya ay inaanyayahan ko ho ang lahat ng mga kasamahan ko sa batch 2020 na nagsipagtapos noong nakarang taon at sa mga batch 2021 na magsisipagtapos naman ngayong taon, nagawin yung dalawang bagay kung inyo hong mamarapatin, ino. Una ho ay yung patuloy na magpasalamat. At pangalawa ay yung patuloy na hamunin ng ating mga sarili at ating mga kapwa magsisipagtapos. Pasalamatan po natin lahat ng organisasyon, ng mga institusyon at mga tao na walang humpay na tumulong sa atin sa apat na taon o higit pa na inilagi natin sa makulay at makabuluhan na paglalakbay natin sa buhay kolehiyo. Kilalanin sana ho natin na ang ating pagtatapos kasama na rin yung ating mga naging tagumpay at magiging tagumpay sa inaharap ay kombinasyon ho ito ng ating husay, kombinasyon ho ito ng ating pagsusumikap at syempre, yung mga walang humpay na tulong na ating natanggap sa mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya naman ho, hindi po ba't marapat lamang na ibahagi natin ang tagumpay na ito sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga organisasyon at institusyon na tumulong sa atin. Taus-puso po nating pasalamatan ang ating mga naging profesor. Kasama na rin po ang ating mga naging kamag-aral. Hindi lamang dahil nagbigay sila ng bagong kaalaman na magagamit natin sa ating buhay profesional at mismong sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi dahil din sa kanilang walang humpay na paghamon sa atin na ipagpatuloy ang pag-aaral kahit sa labas ng ating pamantasan. Dahil bilang mga eskwela ng bayan, alam natin at malinaw sa atin na ang pagkatuto ay hindi lamang nakukuha sa apat na sulok ng ating silid-aralan. Hindi lamang ito nakukulong sa apat na sulok ng ating silid-aralan. Alam natin at malinaw sa atin na marami tayong kaalaman na napulot at patuloy na mapupulot sa lansangan kasama ang taong bayan. Pasalamatan din natin ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan na hindi huminto na maniwala at sumuporta sa lahat ng mga bagay na ating pinagagawa noong tayo ay nasa kolehiyo. Ako ho, no, bilang naging tagapangulo ng NCPAG Student Council,
naging bahagi ng NC Pag Umalahokan at naging tagapangulo ng Junior Philippine Society for Public Administration o JPSPA. Naging matagumpay ho ang aking panunungkulan dahil sa walang humpay na pagmamahal, walang humpay na pagsuporta ng aking pamilya at syempre ng aking mga kaibigan. Pasalamatan din natin ang ating mga institusyon at organisasyon na tayo ay mga naging bahagi. Magpasalamat tayo sa kanilang pagkonsente sa atin. Dahil sa mga organisasyon at institusyon na ito, tinulungan at hinayaan nila tayo na umunlad at lumipad. Walang hanggang pasasalamat din dapat ang ating ibigay sa ating kolehiyo, ang National College of Public Administration o NCPAG, kasama dyan ang ating mga profesor, ang ating administrador, ang ating librarian, si Kuya Guard o Ate Guard, custodian, photocopy operators, kay ate o kay kuya na nagbenta sa atin ng pagkain sa cafeteria, at sa lahat ng staff ng NCPAG. Dahil sa kanila, sigurado ho ako na ang NCPAG ay hindi lamang isang kolehiyo para sa atin. Ang NCPAG ay nagsilbi rin bilang ating palaruan at tahanan. At huwag rin nating kalimutan na pasalamatan ang ating pamantasan, ang Universidad ng Pilipinas o UP. Dahil sa UP, natutunan natin at sana ay patuloy nating isinasapuso kung para saan at kung para kanino ang diploma na ito, para kanino ang edukasyon na ito. Panghuli, pasasalamat sa taong bayan. Maraming salamat sa masang Pilipino sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon at sa pagbibigay sa atin ng pribilehyo na makapag-aral at makapagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Kaya naman ho, katulad ni Oble, hinahaman ko ho ang aking sarili at ang aking mga kasamahan na magsisipagtapos. Napasalamatan ng aking mga nabanggit, ang ating profesor, ang ating kamag-aral, ang ating mahal sa buhay, ang ating kaibigan, ang ating organisasyon, ang UP, ang NCPAG, at ang masang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating dunong at husay upang paglingkuran ang sambayanan. Iyong pangalawang bagay na nais ko sana nating gawin bukod po sa pagpapasalamat ay hayaan nyo sanang gamitin natin ang pagkakataon na ito upang hamunin ang ating mga sarili at ang ating mga kasamahan na magsisipagtapos na naway pagpatuloy natin ang laban, lalo na sa panahon ngayon na iangat ang uri ng pampublikong pamamahala na magsusulong ng isang makatao, isang makatarungan, at isang tunay na malayang lipunan. Lipunan na hindi lamang naglilingkod para sa ilan, lipunan naglilingkod para sa lahat. Bilang mga lingkod bayan at scholar ng bayan, malinaw sa atin yung pagkakatahi-tahi ng mga issue sa ating lipunan. Na ang issue na kinakaharap natin bilang mga individual ay kailanman hindi hiwalay sa issue na kinakaharap ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Hindi ho ito hiwalay sa issue ng mababang pasahod at endo sa mga manggagawa. Hindi ito hiwalay sa issue ng patuloy na kahirapan ng mga magsasaka. Issue ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan at sa komunidad ng LGBTQI. Issue ng pagkamkam sa lupang ninuno ng mga indigenous people. Issue ng patuloy na pagyurak sa karapatang pantao. Issue ng patuloy na panggigipit sa media at iba pa. Kaya naman mga kapwa ko, eskwala ng bayan, hindi po natatapos ngayong araw na ito ang ating tungkulin sa bayan. Hinahamon ko ulit kayo tayong lahat na ipagpatuloy ang mga laban na ito kung ano man ho ang karera na ating tatahakin. Sinasabi ko ho ito dahil sigurado ako na karamihan ho sa atin ay mga magiging policy analyst, mga policy makers, or mga decision makers. Kaya mahalaga ho na maintindihan natin ang mga issue na ito upang makapagpanday tayo ng mga polisiya ng tunay na tutugon sa mga issue na ito. Ito rin ho siguro yung kagandahan ng ating kurso, ng ating programa, ang public administration, dahil ito ay multidisciplinary, saktong-sakto ho dahil ang mga problema na ating kinakaharap sa lipunan sa Pilipinas at sa mundo ay multifaceted at multidimensional. Kaya napakahalaga ng tungkulin ng mga taong katulad natin na may malawak at malalim na kaalaman at perspektibo.
Sa atin hong pagtatapos ngayong araw na ito, sana ay ipagpatuloy natin yung pangangarap ng matayog o ng mataas. Ngunit sabi nga rin po ng iba, sana ho huwag nating kalimutan na mangarap ng malalim. While we embrace this new chapter in our lives, lest we forget to ask ourselves, for whom is public administration? For whom is our diploma that says we successfully earned Bachelor of Public Administration in the University of the Philippines? Para kanino nga ho ba? At sa bawat hakbangin at desisyon na ating gagawin sa mga susunod na buwan at taon, sana ho, no? Sa kapag sinasagot natin ang tanong na para kanino, sanang lagi nating sagot ay lagi't-lagi ay para sa bayan. Sana ho'y maging katulong tayo ng taong bayan upang lutusin ang mga sistematikong problema ng ating lipunan. At sana ho hindi tayo magdagdag pa o hindi tayo ang dahilan ng mga problema ng masang Pilipino. Muli, maligayang pagtatapos po sa aking mga ka-batchmate sa batch 2020, sa batch 2021 na magsisipagtapos ngayong taon, at kamakailan lamang ho, no, ipinagdiwang na rin ng mga kasama natin, mga kapatid nating kabataang lumad mula sa Lumad Bakwit School ang kanilang moving up at pagtatapos. Kaya naman ho ang ating panawagan, patuloy na paglingkuran ang sambayanan. Maraming salamat po. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Maligayang pagbati sa lahat ng mga nagsipagtapos mula sa National College of Public Administration and Governance. Naging mahirap ang ating paglalakbay sa loob ng pamantasan, lalo't higit para sa mga nakaranas ng remote mode of learning sa gitna ng pandemya. Marahil, katulad ko, marami rin siguro sa atin ang pagod, ubos, at depressed. Hindi biro ang harapin ang mga challenges ng pag-aaral habang isolated. Akala ko nga, hindi ako makakasama sa listahan ng mga makakagraduate ngayong taon. May mga subject kasi akong na-incomplete at kinailangang i-drop upang makumpleto ang iba ko pang mga subjects. Pinrepto ko na rin ang nanay ko na baka hindi ako makagraduate dahil hirap na hirap na akong tapusin ang thesis ko, kasabay ang mga iba ko pang mga final paper sa huling sem ko sa UP. Tila bang wala na akong mabigas sa utak ko para sumulat pa. Ubos na talaga. Akala ko rin, mamamatay na ako. Wala na akong motibasyon mabuhay at motibasyon para tapusin ang mga sandamakmak na essays na kailangan isulat at readings na kailangang basahin. Pumasok na sa isip ko ang mga bagay na dapat hindi ko iniisip. Kaya naman, malaking pasasalamat sa aking pamilya, mga kaibigan at mga profesor. Sigurado akong hindi ko mapagtatagumpayan ang lahat ng mga ito kung wala ang inyong pagmamahal, pagsuporta at pag-unawa. Sa mama ko, maraming salamat sa sakripisyo para sa amin ni ate. Ikaw ang naging inspirasyon namin ni ate upang galingan at tapusin ang aming pag-aaral. Salamat, Daddy. Dahil mula grade school, palagi mo na kaming hinahatid sundo at pinaglulutuan. Salamat, ate. Dahil ikaw ang best friend ko at laging natatawagan sa lahat ng problemang kinahaharap ko. Sa aking extended family, Tita Helen, Kuya Bullet, and Kuya Luis, maraming salamat. Mas naging masaya ang buhay kasama kayo. Sa aking OG high school friends, Angel, Pat, Mitz, Marvie, and Pocholo, maraming salamat sa 11 taong pagkakaibigan. Sa aking mga college besties, Joshi, Lime, G, Alex, thank you sa mga chika nights natin. Our friendship kept me sane and held me together every time my mental health is about to collapse. Sa aking mga college constants, Lester, Francis, Edric, Bonnie, Rhea, Ange, Gail, Astrud, Ray, Luffy, Mary Ann, Liz, Angelo, Jocelyn, Doha, Joanne, Julia, and Andrea. Thank you for believing in me more than I believe in myself. Sa aking mga professors, lalo na sa semestreng ito, alam kong marami akong naging pagkukulang. Maraming salamat sa lahat ng mga kaalaman. At maraming salamat
sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makahabol sa klase. Sa ating mga college staff, technical support at security guards sa NCPAG, dahil sa inyo, mas naging masaya at magaan ang alaala namin sa NCPAG. Kaya naman maraming maraming salamat rin. At sa lahat ng mga Pilipinong bumuno sa aking pag-aaral sa UP, maraming salamat para sa inyo ang aking edukasyon sa UP. Ngayon na nagsipagtapos na tayo, nadatnan natin ang ating bansa na kumakaharap sa krisis pangkalusugan at panlipunan. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia. Ayon sa data ng DOH, mahigit 1,500,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pumapatak 5,177 ang daily average ng dumadagdag na bagong infection. Ang bilang ng mga nasawi ay umakyat rin sa higit kumulang 26,000 katao. Malaking banta pa sa kapasidad ng mga ospital at health workers ang pagpasok ng bagong Delta variant sa bansa. Dahil sa pandemya, lalong nagigipit ang mga kapwa nating masang-api. Dumadagdag pa ang mga pang-aabuso ng mga law enforcers sa mga quarantine violators. Sa gitna ng pandemya, naglunsad pa ang pamahalaan ng karimari-marim na pagsalakay, pag-aresto at pagpatay sa mga aktivista at mga human rights defenders, lalo na sa kanayunan. Nariyan rin ang mga kaliwatkanang pangre-red tag sa mga universidad, organisasyon at mga individual upang takutin at patahimikin ang mga kritiko. Hindi rin nakaligtas ang mga community pantry organizers na naglalayon lamang natugunan ang mga kakulangan sa pagkain at essential supplies ng kanilang mga kapitbahayan. Sa kabila nito, hindi natinag at natapos ang laban ng bayan. Saksi ang kasaysayan sa layo ng ating narating kasama ang malawak na hanay ng masa sa pagtahak sa landas ng pakikibaka. Sa gitna ng patuloy na paninindak sa ilalim ng malamilitaristikong pamumuno ng kasalukuyang administrasyon, nanindigan tayo para sa pangdemokratikong karapatan, sa pambansang soberanya, sa solusyong medikal hindi militar, paglaban para sa malayang pamamahayag, at pagkontra sa diskriminasyon at pasismo. Kasabay nito, ipinamalas ng mga lingkod bayan ang kahandaang tumugon sa hamon ng panahon upang isulong ang karapatan, kapakanan at kagalingan hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang mas malawak na hanay ng masa. Sa loob ng kolehiyo, naglunsad ang iba't ibang mga NCPAG organization ng kani-kanilang mga inisyatibong tumutugon sa mga problemang pinansyal at material ng buong NCPAG community. Tulad na lamang ng mga donation drives para sa mga mag-aaral at mga kontraktual na magagawa sa loob ng ating community. Nariyan rin ang mga nakasang educational discussions at forum upang pagyamanin ng ating mga kaalaman sa iba't ibang isyong panlipunan. Nasaksiyan rin natin ang paglipat ng CPage sa kanilang mga admin assistants online upang siguraduhin ang pagpapatuloy ng pagseserbisyo sa ating sangka-estudyante. Sa labas ng kolehiyo, kasama ang maraming organisasyon at estudyante ng NCPAG sa pagpapatambol ng mga panawagang pang-edukasyon, pangkalusugan at panlipunan. Kagaya na lamang ng pag-institutionalize ng UPDND Accord, ligtas na balik eskwela, pagtigil sa patayan, pagbabalik pasada, libre at aksesibleng mass testing at bakuna, at ayuda para sa lahat. Tinahak rin ng ilan sa ating mga organisasyon at individual ang landas ng pakikibaka kasama ang masang api upang ipaglaban ang pagpapataas ng sahod, pagbabasura ng mga kontraktualisasyon, reformang agraryo para sa magsasaka at lupang ninuno para sa katutubo. May ilan rin tayong mga mag-aaral na tumugon sa pangangailangan ng kanilang komunidad sa pamamagitan ng pagvo-volunteer sa kanilang LGUs, pagtatayo ng mga community pantry sa kanilang mga barangay. Kaya naman, mataas na pagpupugay para sa ating kolehiyo, mga student organization at mga mag-aaral
sa batagumpay na pagpapamalas ng kahusayan at pagtulong at pagseserbisyo sa bayan sa panahon ng krisis. Ngunit ang ating laban bilang mga lingkod bayan ay higit pa sa pandemya at krisis. Ngayong tayo'y sasabak sa mundo labas ng universidad. Ipagpatuloy sana natin ang labang ating nang nasimulan. Alalahanin natin lagi ang ating mandatong paglingkuran ang sambayanan. Huwag natin kailanman talikuran ang mga magsasaka, manggagawa, katutubo at iba't ibang sektor ng lipunang dekadikadang lumaban para sa ating mga karapatan. Ilaan natin ang ating kakayahan at talino sa tunay na interes ng masa, sapagkat sa hantungan ng ating kolektibong paglalakbay ay naghihintay ang isang lipunang malaya at mapagpalaya. Mabuhay ang mga lingkod bayan. Mabuhay ang mga eskolar ng bayan. Dr. Gerardo Legazpi, our honorable guest speaker, Dindan A. Sagil, professors, fellow graduates, family and friends, a pleasant morning. Karamihan sa ating mga estudyante sa graduate na level ay mga lingkod bayan. Naglilingkod sa sarili-sariling ahensya at organisasyon sa kani-kanilang mga paraan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang dahilan ng paglilingkod sa bayan at sa pagbabalik sa universidad upang makamit ang titulong Master of Public Administration o MPA. Pahintulutan ninyo akong ibahagi ang aking kwento. After earning my bachelor's degree in political science, I went straight into government service. Like many, I was then an optimistic, idealist newbie, thrilled by the fact that I finally have the chance to do my part in effecting change in our society as a lingkod bayan. Few years have passed, I have shed some of that optimism, have lost much of the thrill, as I have seen firsthand that effecting transformational change was not quite as easy as I hoped it would be. I often ask myself, where do we find that sweet spot, if it exists at all, between the fact that change takes time, but we need the reforms now? How can we wait while waiting spells the difference between life and death, of destitution and prosperity? Being a lingkod bayan is definitely not a walk in the park. It was said that uneasiness and pessimism marked my generation, the millennials. According to Forbes, 49% of millennials would quit their job in the span of 2 years. I am part of that 49%. In the 8 years of my professional life, I have submitted 4 letters of transfers and resignation, some for career advancement, others for exploring my unknown. Within those years, I have had my share of silent battles, struggles, and sacrifices as a public servant. Indeed, there are times when only our whys sustain us to keep faith. MPA reminded me of my whys, to serve our people and to contribute, no matter how small it may be, in changing the country towards the better. The discussions and sharing of professors and classmates of different ages, backgrounds, and values helped me gain wisdom beyond my age and short work experience. The discourse on current events, policy issues, and wicked problems that go beyond the four walls of the classroom made me appreciate the importance of what we study and what we do. Once again, UP grounded my feet to the reality that
While so much need to be done for our country, we must not endless tread on and serve the country with honor and excellence. Our generation may be uneasy and pessimistic, and the path we've chosen, my fellow graduates, as Lingkod Bayan, may not be easy, but may this day remind us once again of our whys. We are here today at the end of our MPA journey, a journey we started for different reasons: personal growth, career advancement, desire to contribute to nation building, a sense of mission, among others. Today marks a sense of personal triumph, but also reminds us of the journey that still lies ahead beyond this academic achievement. The COVID-19 pandemic is the challenge of our time, our generation, and our country needs every graduate attending this recognition ceremony now more than ever. Let that be our why. Let me echo the challenges that have been passed on to us by our forebears. Heed the call of public service. Let us keep in mind and heart Woodrow Wilson's words, and I quote, "If I see a murderous fellow sharpening a knife cleverly, I can borrow his way of sharpening the knife without borrowing his probable intention to commit murder with it," unquote. Let our public administration knowledge be our leverage in advocating good governance whenever we may be called to serve. Let our degrees be our weapons as we fight the pandemic with fervor and perseverance. Let the relationships built in UP and NCPAG enable us to set aside differences and work together to help our country recover and leap towards the new and better normal. May our inner fire for public service burn more passionately, even more brightly amidst the challenge ahead of us. Congratulations to all graduates. Padayon Lingkod Bayan, humayo at paglingkuran ang sambayanan. Salamat po. Tingnan natin ang isa pang tugon ng mga magsisipagtapos mula kay Ms. Maika Angela Magalona Nazar, Master of Public Administration, First Semester 2019-2020. Isang malaya at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Magandang umaga din, Dan Sagil, mga minamahal na profesor, at sa lahat ng scholar ng bayan na nagsipagtapos noong 2020 at magsisipagtapos ngayong 2021 mula sa Pambansang Kolehiyo ng Administrasyong Pambatla at Pamamahala. Ako si Maika Angela M. Nazar, or Mikey, mula sa graduate class ng 2020 na nagtapos sa programang Masters in Public Administration sa panahon ng pandemya. Hindi ko inakala na ako'y haharap sa inyo para magbigay ng mensahe. Pero ako'y lubos na nagpapasalamat na mapili at mabigyan ng pagkakataon na ibahagi ang aking kwento. Nais ko magpasalamat sa Panginoong Diyos na ang aking puno't dulo, sa aking pamilya para sa kanilang gabay at suporta, at sa aking mga kaibigan na nagbibigay sa isa'y sa pang-araw-araw na ako'y nakarating dito, suot-suot ang sablay. Malahi lahat tayo ay may kani-kanyang dahilan kung bakit natin piniling mag-aral at mag-masters dito sa NCPAG. Napagtanto ko ito noong ako'y nagtatrabaho sa isang programang Disaster Risk Reduction and Management at sa pakikisalamuha sa iba't ibang lokal na pamahalaan at komunidad, nakita ko na napakahalaga ang paggawa at pagpatupad ng magagandang polisiya na makakatulong sa mga taong mas nangangailangan nito. Madami akong naging tanong noon. Magaganda naman ang ating mga polisiya at plano sa Pilipinas, pero bakit pag dumadating na lang ang peligro, lagi na lang tayong kulang sa preparasyon? Bakit kahit saan ka tumingin, lagi mayroong hindi pagkapantay-pantay?
Nakita ko na kulang pa ang aking mga kaalaman at kakayahan at mukhang kailangan ko mag-aral ulit. Nung pumasok ako sa master's program ng NCPAD noong 2018, hindi ako 100% sigurado sa napili kong kurso. Paano ba naman unang araw pa lang siguro 10 definition ng public administration ang tinuro sa atin. Ibig sabihin lamang nito na ang public administration ay isang dynamic at buhay na pag-aaral na maaaring magbago sa pagbago ng panahon at sa pagbago ng pananaw at pagpapahalaga ng mga lingkod bayan. Pagkatapos ng ilang mga units, natunghayan ko na unti-unting nasasagot ang aking mga tanong, ngunit nabubunga pa ito ng mas maraming tanong. Kung mayroong magandang policy reform idea, bakit hanggang ngayon idea pa rin siya? Kung ang Philippine administrative system ay bunga ng ating kasaysayan, makakawala pa kaya tayo dito at sa mga sakit nito? Bakit tila walang madali sa policy process? Ang pag-aaral natin ay hindi lamang nakakulong sa kung anong nakasaad sa syllabus o sa mga slides ng ating mga profesor. Ang dami kong nakilalang mga kaklase mula sa iba't ibang disiplina, field at sektor. Madami akong napulot na aral sa kanila at sa kanilang mga karanasan at problema. Kung papasok man ako sa klase na mabigat ang damdamin dahil sa mga nangyayari sa bayan, dahil sa mga mabigat na balita, umuwi naman akong magaan ang aking loob. Nakikita ko na marami akong karamay dahil ang mga kaklase ko na nagtatrabaho rin sa gobyerno ay naghahangad din ng pagbabago at mas magandang pamamalakad. Di hamak na mas marami akong kaklase na mas mahusay at mas maalam sa akin. At hindi rin naman laging sukatan ang numerical grid sa galing ng isang tao. Kaya hayaan niyo ako ngayon na batiin sila. Sa mga kaklase ko na nag-aral habang nagtatrabaho, habang nagpapalaki ng pamilya, saludo ako sa inyo. Sa mga kaklase kong nag-aangkas mula Makati, para makaabot sa 5:30 PM class sa UP Diliman, saludo ako sa inyo. Sa mga kaklase kong binabang tapusin ang report, paper, feasibility study, research, kahit na maraming pinagdadaan ng personal, saludo ako sa inyo. Sa mga kaklase kong nagkasakit sa gitna ng comprehensive exam pero nagawa pa rin po na ng sagot ang lahat ng tanong, saludo ako sa inyo. Sa mga kaklase kong ilinaban ang kanilang thesis at nakapag-ambag sa kaalaman, saludo ako sa inyo. Pinabati ko lahat ng kabilang sa unang dalawang klase ng UPNCPAD na nandito ngayon sa kauna-unahang virtual graduation ceremony. Tayo'y nakapagtapos sa panahon ng pandemya. Hindi ba't napakalaking tagumpay ito? Ang totoo ay dahil sa pandemya, kaming graduate class ng 2020 ay nakagraduate na talaga. Ngunit masaya kami na ipagdiwang ang tagumpay na ito kahit na isang taon na ang nakalipas. Natutunan ko na hindi pala ang comprehensive exam ang sukatan ng aking natutunan, kundi ang aking buhay pagkatapos ng aking pag-aaral. Pagkatapos ng kompre, nasabak ako agad sa trabaho na may kinalaman sa pagsubaybay, pag-aral at pagbibigay ng payo at teknikal na kaalaman para sa polisiya ukol sa COVID-19 pandemic. Pinagpalad akong makabilang sa UP Resilience Institute Research and Creative Work Division sa pagpumuno ni Dr. Christopher Berce na aking profesor sa PA-291 Disaster Governance. Ang trabahong ito ay naging natural na pagpapatuloy ng aking pag-aaral. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa akin kung ano ang pwede kong maging ambag. Noong nagsimula ang pandemya at nabuo ang UP COVID-19 Pandemic Response Team kung saan kami kabilang, natutunan ko ang kahalagahan ng impormasyon, datos at pagtutulungan ng iba't ibang tao para makalikha ng mga solusyon para sa mga Pilipino.
Marahil lahat tayo ay may kani-kaniyang dahilan kung bakit natin piniling mag-aral at mag-masters dito sa NCPAD. Hindi ko alam kung pareho pa rin ang inyong dahilan noong kayo'y nagsimula. Hindi ko rin alam kung alin sa inyong mga plano, pangarap at pananaw sa buhay ang nabago ng pandemya. Siguro marami sa atin, kung hindi lahat, ay nawalan ng mahal sa buhay. Siguro marami sa atin, kung hindi lahat, ay umabot sa ating mga breaking point. Kung mayroong makapagpapalitaw ng ating pagmamalasakit, pakikiisa at paglilingkod, ito ay ang panahon ng paghihirap na nararanasan pa rin natin hanggang ngayon. Habang ang ibang mga universidad sa ibang bansa ay nagbubukas na at nagsasagawa na ng face-to-face graduation, nandito pa rin tayo. Tumataas pa rin ang mga kaso ng COVID-19, mabagal pa rin ang vaccination, at dumadagdag pa ang mga panganib, kagaya ng pagpasok ng Delta variant at ang kasalukuyan o ang papadating ng mga bagyo. Ang natutunan ko sa lahat ng ito ay kung tayo ay tunay na nagmamalasakit, kung gustuhin nating makiisa, at kung tayo ay tunay na nakikiisa, hindi natin matitiis kundi maglingkod. At kung maaari kong dagdagan, ang paglilingkod ay naipapamalas kapag pinaglalaban natin kung ano ang tama at tumitindig tayo sa tama. Kung may mga personal na aral man ako mabubulot, ito ay ang mga sumusunod. Iba-iba ang mga konteksto ng krisis at iba ang karanasan ng Pilipinas pagdating sa pandemya. Malaki ang role ng crisis leadership. Kung tutuusin, naiwasan sana natin ang ganitong estado kung tayo'y mas naging handa, kung tayo'y nagpakatotoo sa simula pa lamang tungkol sa panganib, at kung tayo'y mas naging bukas sa impormasyon at mas naging transparent. Natutunan ko na malaki ang naging ambag ng taong bayan sa pagmamalasakit, pakikiisa at paglilingkod. Ngunit hindi na kasi dapat ito nanggagaling sa taong bayan. Hindi dapat ang taong bayan ang nagbubuhat. Pero salamat na lamang at maraming bayaning mahanap sa mga karaniwang Pilipino. At nang ipapamalas ito ng iba't ibang storya, lalo na ng storya ng community party na nagsimula sa Pilipinas. Natutunan ko na kaya naman pala natin na maging digital ang mga serbisyo ng gobyerno. Ngayon lang natin ito na-operationalize ng husto kasi napilitan tayong gawing digital ito at kailangan nating mag-adapt sa remote work at remote office. Sana ipagpatuloy natin ang pagtanggap sa ganitong mga pagbabago at gawin pa nating mas accessible at inclusive ang ating mga serbisyo. Natutunan ko na maraming nga talagang butas sa sistema at maraming pagkakataon na hindi pagkakapantay-pantay bago pa man dumating ang COVID-19. Pinapakita ng pandemya na marami pang naiiwan at napag-iiwanan at lalong mas lumalawak ang hindi pagkakapantay-pantay. Makiisa tayo sa mga mahihirap, walang trabaho, sa kabataan, sa matatanda, sa kababaihan, sa LGBTQ+, at sa mga vulnerableng sektor ng lipunan. Pagdating sa ating mga proyekto, programa at polisiya, sana hanapin at kilalanin natin sila. Panghuli, sana po bumoto tayo sa susunod na eleksyon at bumoto tayo ng tama. Sa pagtatapos ang hamon ko sa klase ng 2020 at ididramay ko na rin ang klase ng 2021. Sana gamitin natin ang ating kaalaman, impluensya at kapangyarihan para magmalasakit, makiisa, maglingkod at ipaglaban at tumindig sa kung ano ang tama. Maraming salamat sa inyong lahat at padayon. Maraming salamat sa ating mga valedictorians.
upang manguna sa panunumpa ng mga bagong alumni ng ating mahal na kolehiyo, pakinggan natin si Dr. Enrico L. Basilio, Propesor ng Kolehiyo at Pangulo ng NCPAG Alumni Association. Tumayo po tayo, itaas ang kanang kamay at manumpa. Ko, si, sabihin ang inyong pangalan, ay buong katapatang nanunumpa, natutuparin ko sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin bilang kasapi ng asosasyon ng mga nagtapos sa pambansang dalubasaan at pangangasiwang pangmadla at pamamahala, para itaguyod ang kapakanan ng aking inang diwa, ang Universidad ng Pilipinas, at maging tapat sa institusyon na ito. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon naman ay hinihiling natin ang bawat isa na makiisa sa pagkanta ng UP naming mahal bilang pagkilala at pasasalamat sa ating mahal na pamantasan, Universidad ng Pilipinas, sa paghubog sa atin upang maging ganap na mga lingkod bayan at tagapagtaguyod ng kaunlaran sa ating lipunan. Pagpupugay sa lahat ng mga nagsipagtapos at magsisipagtapos, pinaparating ng buong komunidad ng UPNCPAG ang taus-pusong pagkilala sa inyo. Maraming salamat sa mga taong iginugol ninyo sa kolehiyo. Ang pabaong gabay sa inyo ng UPNCPAG, iskolar ng bayan, magmalasakit, makiisa, maglingkod, padayon at paglingkuran ng sambayanan.